Sa indang Cavite naman, isang binatilyong ginilitan at tinaga sa ulo ng katrabaho niyang nakainuman. Darito ang report. May pangarap naman po siya sa buhay na pagdating ang araw namin at pag ako ang nakatapos, ako'y tutulong sa inyo, ako ang aahon sa inyo. Hindi na matutupad pa ni Giancarlo Abalos ang pangakong yan sa kanyang ina. Si Giancarlo, natagpo ang naliligo sa sariling dugo sa loob ng isang construction site sa Indang, Cavite. Base sa investigasyon, galing ang 17 anyos na biktima sa inuman kasama ang mga katrabaho. Pero sa gitna ng happy-happy, nagkaroon daw ng pagtatalo si Giancarlo at katrabahong si Dinyo Lagarto dahil sa usapin sa kinaaniba nilang fraternity. Base sa investigasyon, tapos na ang inuman nang biglang lumapit si Lagarto na may dalang bolo at ginilitan si Abalos. Nakatakbo pa ang binatilyo sa construction site pero inabutan siya ng sospek at doon na tinaga sa ulo. Tumakas ang sospek pero naaresto rin kalaunan malapit sa presinto. Pagkagaling namin po sa crime scene, inikutan po namin yung suspect. Duguan po yung kamay niya po. Aminado naman ang suspect sa krimen na nagawa lang daw niya sa sobrang galit. Kawarin sana ako dito. Napag-alaman ng Indang Police na wanted din pala si Lagarto sa Samar dahil sa reklamong frustrated murder. Hindi na raw siya ito-turn over doon dahil may nagawa rin siyang krimen sa Indang. Ang pamilya ni Abalos umaasa makakamit ng hustisya para sa anak. Gusto ko lang po sana mabigyan ng katarungan yung anak ko, sir. Jonathan Andala, GMA News.